Guys, for today's video, it's sad to read comments such as like this. Yan, sabi niya, mga di kilalang bangko, baka biglang magsara. Or, hindi naman necessarily lang yung mga kilala. I think, ang ano niya dito is yung mga banks na diniscuss ko, yung mga digital banks, mga online banks na dinidiscuss ko. Yun yung ano, gusto ko sanang i-expound natin na pag-usapan. Kasi merong mga tao talaga na ano, conservative, na tipong, oh, dun lang ako sa kilala, dun ako sa subok na. And then, meron din naman yung ibang tao na nag-e-explore. And they're open to learning and understand kung ano yung ino-offer ng technology sa atin. So, para i-bridge yung gap between the conservative and the technology, well, ito, pag-usapan natin kung how safe ba ang pera natin with the digital banks, with the banks na sinasabi niyang hindi kilala, so on and so forth. Pag-usapan natin yan, samahan niyo ako, sit back and let's discuss, coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about personal finance. Na meron akong experience, ginawa ko na yun, videos and playlists, makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Guys, pasensahan nyo na po ako, nakalimutan po pala namin mag-announce ng winner ng ating weekly 1,000 pesos GCash giveaway last week. So today, mag-a-announce po tayo ng dalawang winner para sa ating weekly GCash giveaway. At ito po ang mga nanalo. Congratulations po sa inyo. Please contact me on my FB page and you have 7 days to claim your prize. Again, congratulations. Siguro ano, most of the aging population natin is medyo conservative na in terms of banking. So, kahit tayo rin naman eh, kung ano yung nasubukan na natin, dun tayo komportable. And hindi natin maalis sa kanila yung fear na sumubok ng bago. Lalo na, nandun na sila sa aging population. So, since tayo naman, medyo bata-bata pa. Ooh, wow, bata-bata? Bata-bata pa ba ako? Gen Alpha o Gen Z, mga ganon. So, since tayo naman, nakaka-understand ng technology. So, yun ang ina-advocate ko. The use of technology with our finances. Yun. Yan, di ba? Online banking. Yan. Kasi yun yung ino-offer ng ano sa atin eh. Convenience and other benefits. So, ang sabi niya, baka magsara yung mga hindi kilalang banks. Well, may point naman siya. Kaso, subjective kasi yan. Posibleng hindi niya kilala yung bank, pero mayaman naman pala yung banko na yun, malaki yung capital, di ba? Paano ba natin malalaman na safe ang pera natin sa isang banko? Well, ito lang yan. Every time na i-approve ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang banko o ang isang financial institution na maging bank, eh na-scrutinize na sila sa documentary requirements nila, sa capital requirement, meron kasing ano, required capital para makapagbukas ka ng bangko. So, pag nasatisfy nila yung capital requirement, ibig sabihin, meron silang kakayahan na mag-manage ng banking system. The next question there is, paano ko masisigurado na yung perang ilalagay ko dyan sa digital bank na Maya, Uno Bank, Union Digital, GoTime, sa online bank sa C-Bank, Own Bank, yan. Paano makakasiguro na ligtas ang pera ko? Well, we can only be sure hanggang 500,000. Ano ibig sabihin? Ang pera kasi natin, when we deposit money sa bank, ay insured yan ng PDIC or ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Sino to? Ano to? Si PDIC ay isang government-owned corporation na naka-attach under kay Bangko Sentral ng Pilipinas. Itong corporation na to ay create para i-insure yung banking system natin. So, ang tanong, wala namang binabayarang insurance sa pera ko ah. Paano naging covered yung deposit ko under PDIC? Well, ang nagbabayad ng insurance ng pera natin sa mga banks ay yung bank mismo. Nagbabayad yung mga banko ng 1% ng deposited money sa kanila. So, kunyari, yung banko, meron siyang 1 billion na deposit. Di ba, na-discuss natin yung updated stats ng mga digital banks in terms of deposit. So, makita natin doon may 10 billion, so on and so forth. Let's say 10 billion. Sa 10 billion, ang babayaran ng insurance ng bank ay nasa 10 million pesos. That's 1% ng deposit amount. So, kala natin, walang cost yung pagbabangko natin.
Kasi kaya tayo nagbabangko para ma-retain yung value ng pera natin and at the same time kumita pa. Pero hindi natin alam na meron palang cost involved sa pagbabangko natin na hindi naman pinapasa sa atin ng bangko. Katulad na lang ng making sure na yung pera natin ay insured up to 500,000 pesos. So, kahit anong bank yan, kahit sabihin nating rural bank yan, required na under sila ng PDIC. And if they are under PDIC, insured ang pera natin up to 500,000 pesos. So, maliban na nga lang kung more than 500,000 ang pesos mo, medyo mag-isip-isip kang mabuti kung paano mo i-manage yung pera mo na at least insured pa rin. Kasi kahit sabihin natin si BDO, kahit sabihin natin 1 million ang pera mo, ang insured lang dyan is hanggang 500,000. Kapag nalugi si BDO at wala na na-liquidate na asset niya, dun ka lang talaga sa 500,000. Pero let's say marami siyang asset tapos na-liquidate, hindi lang naman 500,000 yung makukuha mo. I-divide yung liquidated asset sa the rest ng mga depositor. So typically, ganon yung scenario in case na magkaroon ng pag-bankrupt ng isang bank. So sana, huwag kayong matakot magbangko. Kahit saang bank pa yan, not necessarily sa mga banks na dinidiscuss ko. Kung meron kayong bank sa mga bayan yan, sa mga bayan nyo, sa probinsya, okay din naman na magbangko kayo dyan. At least sinusuportahan nyo yung mga local banks nyo. Okay, for our question of the day. Let's say nanalo ka sa loto, meron kang 20 million pesos. Paano mo ibabangko yan? Anong game plan mo sa pagbangko mo ng napanalunan mo sa lotong 20 million pesos? Let me know sa comment section sa baba para malaman natin yung diskarte nyo kung paano nyo gagawing secure yung pera nyo. Ayan, para magkaroon ng idea yung ibang mga viewers natin. Comment yan sa comment section sa baba at meron kayong chance na manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And also, huwag nyo kalimutan maglagay ng hashtag GrowTo100KSub and mag-like and subscribe para sa chance nyo naman manalo ng cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100K subscriber milestone. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Adonis Sumayan. Sabi niya, I'm new from Atome, naghahanap ako ng mga ways how to convert to cash, and thank you, I saw this video very helpful. At Adonis Sumayan, maraming salamat po sa pananood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button so that you can subscribe para makareceive kayo ng latest notifications sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!